So, panibagong araw, panibagong video tayo ngayon. So, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong aso nakatali. So, eto, dinala kaninang wala tayo, nasa galaan tayo. So, di natin nanabutan yung may-ari. Pero ito, Mighty daw pangalan niya. Isa siyang German Shepherd, pero eto ay galing rin sa atin. Sa atin rin siya nabili. Malapit lang dito yung may-ari ito. So, gusto niyang pastadano, kasampahan yung aso niya sa Belgian. Gusto niya raw i-cross. Titingnan niya kung ano yung itsura, pero in-advise natin siya na mas maganda pa rin pag pure sa pure. Pero talagang gusto niya, so wala tayong magagawa. So, at least kahit paano in-advise natin siya kung ano yung mga saling resulta, lalo pag sa breeding na ibebenta, may feedback kasi yon. So ngayon, papasampahan natin siya sa Belgian kasi ito yung gusto niya. So ngayon, sisimulan na natin. So, ito nga pala is 1 year old pa lang. So, pangalawang pag-hit niya na raw, kaya gusto niyang pasampahan, pero gusto niyang mauna daw Belgian. Kasi may nakita siguro siyang Belgian na cross rin sa German. So, kaya niya siguro nagustuhan. Yun naman yung ating Belgian, si Clyde. Mag 2 years old na siya. So, isa pa nga pala, yung aso, pag nag-hit, kailangan tama sa oras, kasi pag wala pa sa oras, magagalit yung babae pag nilapitan ng lalaki. So ito, hit na hit naman, sakto, okay lang pakawalan na natin yung lalaki. So natural yung sana, maglaro muna sila. Baliktad. So ganito guys yung pag-shooter, ha, alalayan mo yung bot sa sila, yung bawat ari nila. So yun, nakashoot na siguro, di ko check. Ayan, magagalit siya kasi masasaktan siya. Mighty! Aso na natin yung naka-virgin. So natural yun na masasaktan kasi yun ha, ay nag-lock. So ganun lang kadali yung pag-shooter. So nag-shooter rin ako sa aso pag merong mga kailangan mag-shooter. Siyempre may bayad yun, sideline pa rin natin yun. So sa pagbibreed naman ng aso, kung napansin nyo, nagkadikit sila. So pag nagkadikitan, successful, pero yung sa aso kasi, 2 to 3 times rin inuulit yung ganito. Kasi yung mismong hit ng babae, parang tsatsambahan mo. Kaya kung ngayong araw, ito yung talagang hit ng babae, kahit di mo ulitin. Kaya lang di natin alam. So, uulitin natin to every other day kung 2 or 3 times, depende sa may-ari nitong babae. So, ito proven na. Marami nang nagpasampa dito. Puro naman ng anak. So, ito, kahit sabihin na natin proven to, di pa rin natin sure kung magbubuntis talaga to. Pero siguro kung magbuntis mo ito mga nasa 75% na magbuntis kasi proven, 25% na hindi magbuntis. Pero yung sa ganito, ang usapan namin, hindi ako kukuha lang papi, so magbabayad na lang siya para sa stud. So yung singil ko talaga dito, 8,000 to 10,000 sa stud lang yon. Sa pagbreed lang, ganito. Pag hindi nagbuntis, may tinatawag na back stud, free na yon, covered yun nung unang pagbayad. So pero i-unli na natin hanggang sa gusto kung di magbuntis. Yung atin lang is, proven yung lalaki natin talagang nakabuntis. So ngayon, kasi ito ay co-cross, ito Belgian, hindi ko sa siningil ng presyo ko.
sa pagpapastad ko nito pag Belgian Ren. Kasi yung madalas kong presyo dito, 8,000. So, isingilin ko lang ng 5,000 to. So, ngayon, inistad natin. Sa isang araw siya uulitin. So, mamaya, kukunin to ng may-ari, ibabalik na lang ko sa isang araw para sa pangalawang session niya. So, sa pag-aaso, mahirap. Parang, ano ba tawag doon? Sa aso, kung naisip mong mag-breed, walang kasiguraduhan. Hindi sa walang kasiguraduhan na baka di naman manganak, di mo maparami, di ka kumita. Yung aso kasi para kang bumubuwis. Kasi pareho nito, ako nagsimulang mag-aso, meron talagang time na kahit ilang beses mong pasampahan yung aso mo, kung saan-saang lalaki na trinay mo pero di talaga nagbubuntis, syempre nagbabayad ka, nagalap ka ng lalaki, babayaran mo. So yun talaga yung mahirap doon. Wala di sigurado. Buti kung makakuha ka ng mga proven. Yung proven na yung nasubukan na, tested na. So ito tested na, ito hindi pa. So kung hindi siya magbuntis, yun yung back stud. Pwede siyang umulit na bumalik dito, wala na yung bayad. So ayan, pag nagkakadikitan sila, pag first time, minsan sa experience ko lang ha, nagmi-minimum siya ng 10 minutes na ganito, magkadikit. So ganun katagal, kung minsan may umaabot 20 minutes, 25 minutes. So sa ganun na ginawa, kung napapansin nyo, nung sumampatong lalaki, inalalayang ko. So yung tawag doon, pag shooter, yung iispatan mo yung ari nung babae siya kanun lalaki para sigurado. Hindi yung paulit-ulit na yung hahayaan mo lang sila. So, parang para mas madali o kaya pag sa mga ibang aso na hindi maka-shoot o marunong magsari, ay di makapagsarili, lalo pag sa mga bully, mga ganun, mahirap kung sila lang. So, kailangan ng alalay, parang ikaw yung mag-aalalay para ma-shoot. So, magkadikitan. So, sa ganun, mahirap rin kasi pag nagkataon, hindi sa yung aso yung lalaki or yung babae, di ka kilala, nagkakataon na may matapang. So, yun, talaga mahirap. Pero pag sanay ka, parang wala lang. Kahit makagat ka, tuloy lang ang laban. So, ako ilang beses na akong nakagat, kaya lang yung nakakagat sa aking aso, puro lang aso ko, kaya updated yung mga aso ko, lalo pag dating sa mga anti-rabies. So, ito, nabili to sa atin 1 year ago. So, sa atin rin to galing. So, yung may-ari nito, sobrang raming aso. Pero, ito lang, siguro dalawa lang yung talagang purebred niyang aso. Kasi, mahilig talaga siyang mag-alaga sa mga aso. Mga aspin yung alaga niya. Pero, grabe siyang mag-asikaso. Ang rami na. So, ito pa, anyakin, hindi niya naman ibebenta. Talagang alagaan niya lang pang sarili. Ito? Oo. Matong sausage! So, yun guys, nakita nyo kung paano tayo nag-shooter ng aso. So, ganun katagal, halos inabot siguro magti-30 minutes bago sila nagkahiwalay. So, sobrang baho ko na. Hanggang doon na lang muna guys. Bye-bye!